Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupusug Empire at Light Mile. Congratulations. Good morning to each and every one of you. I know that I have really to say thank you for all those that have really joined in the celebration yesterday up to midnight. And up to today, other countries are also celebrating the so-called independence that has been declared, that has been given to each and every one of us. Independence in the sense that we are independent now to serve humanity and give the rest of the world what they need, as we are already prioritized in the distribution of the asset of all the properties that belonging to God. Nagpapasalamat ako ng lubos dahil hindi niyo ako pinabayaan. Ito random ulit. I know na talagang gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking katapatan, yung aking loyalty in the service of humanity. The spontaneity of my mission, of my way of saying it. Marami talagang naantig na puso at maraming nakakita. At ito ngayon, sinisikap ko na kahit sa panahon natin, July 4, 2022, every day. I'm sure that talagang nakikita na ng lahat who is Queen Helen and what she can do to the world. It becomes a global mission now after the Declaration of World Peace. Tayo ang pwede magbigay ng ultimatum sa lahat na nagigyera, dahil sila mismo ay may utang sa atin. Iyan ang aking collateral sa kanila. Besides, nagagawa na natin ang dapat nating gawin. Napakagandang isipin dahil alam ninyo, hindi biro ang tinahak ni Queen para tulungan ang sambayanan. Ito wala ng abiso na nagla-live si Queen sa Trimedia throughout the world. Because gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang isa-isa bumabalik na sa Diyos Ama. Ang tawa nila ay nasuklian ng iyak dahil hindi nila akalain si Queen merong paraan para mapukaw ang kanilang puso't damdamin na magtiwala na muli sa ating sistema na binigay noon pa ni Apolacay. Salamat po sa inyo na nakikinig sa ngayon. Ito, live na live talaga kasi dito mismo sa pusod ng aming studio ulit, no? Sabi ko nga sa inyo, Queen is innovative. Queen is resourceful. Lahat ito inaabot ko kayo at nagpapasalamat ako sa lahat ng Sultanate. Sultanate of Maguindanao, Sultanate of Lanao, Sultanate of Soccsaryan, Sultanate of Suluan, North Borneo. Congratulations! Ang dami pong pumunta kay Ama Ali sa pag-celebrate ng kanyang birthday at siyempre kasama na rin ang birthday ng Kambal, si Ina at ang mga Encantado. At siyempre, ang birthday ko kahapon, napakasaya. Salamat po ng aking mga kapatid na talagang nagpakita na para sa sangkatauhan. Ang kapatid ay ibig sabihin, kayo ang mga pinili ng Diyos Ama. Kaya napakagandang isipin na marami na talagang nakita at nakakita. Salamat din sa inyo, Kakasultan, sa Federation of Monarchy, Federation of Sultanate, mula Apare hanggang sa Cavite, hanggang sa buong sambayan ng Maharlika. The Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire, is known now throughout the world.
Nakita ninyo na napakagandang pagmasdan dahil natapos ko ang misyon na ito. Now I have opened the door para sa new generation. Starting yesterday, today and onward, we are the Maharlikans that will serve the entire world. I know na lahat kayo ngayon nakakakita. Si Queen hindi pa natulog. Diniretso ko ang aking broadcast para at least tuloy-tuloy masilayan ninyo bawat mukha, bawat hugis ng aking pagkatao para na sa bagong henerasyon. Inaaalay ko ang aking buhay para maituwid ang mali. Mabigyan tayo ng hustisya na ating inaasam-asam para magkaroon na ng katarungan na inintay ng lahat, lalo na yung ating mga kapatid na nasa kabukiran na bumaba na. Huwag kayong mag-alala. Kayo ay hinimok kong bumalik loob sa ating sibilyan na buhay para mabigyan ko kayo ng tamang suporta sa inyong pamumuhay. Kaya nga nabuksan muli ang Masagana 99 dahil ito ang siyang paraan ko para mabigyan kayo ng panimula, the new way of living away from being hunted in the mountains. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga nagbalik loob sa Mindanao, yung ating mga kapatiran na NPA. Salamat. Basta nandiyan kayo sa mga sultan, irehestro ninyo ang pangalan ninyo, kayo ay protektado. Dahil ang batas ng soberenya ang siyang yumakap sa inyo. Si Queen dala niya ang buhay na talagang para sa inyo. Iginugol ko ang aking puso't isipan para magkaroon ng sistema ang ating pamamuno sa ngayon. I have labored day and night to help you find justice, find the truth that you need, at para maintindihan ninyo na ang divino gobyerno ay na-implementa na. And it is the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire. And ito yung pamumuno ng Diyos Ama sa lupa. This is an absolute monarchy. We are helping the political government being led by the President Ferdinand Marcos Jr. We are helping each and everyone to stand for the new generation. Nandito si Queen, nandito si King. And we have declared the world peace. And we have declared the new generation. And we have declared, install and proclaim, the new financial system, the Kintal Financial Digital Cashless System. And that is the QE329. And we have consolidated all the assets, the bunkers, the warehouses. Lahat ito na nagaimbak na mga kayamanan. Iniipon iyan. Kaya nga kahapon, pasalamat ako sa ating pinaka-importanteng guest na talagang dumating sa atin. At iyan ay pinasasalamatan ko sa Diyos Ama, sa Allah, na talagang lumantad na ang katotohanan. Kami, marami kaming inaayos sa likod ng ating entablado, pero marami pa ang walang nakakaalam na ang kasama ko ay ang mga pamilyang tunay para sa sangkatauhan. All the royalties all over the globe, I am asking you to come back now. Bumalik kayo sa puno kung saan nanggaling ang ating otoridad, and that is the source of origin, the royal Hashemite, Sultanate of Sulu and Sabah. Nagpapasalamat ako sa ating mga supporters, sa ating royal family, sa Sulu, na kung saan dumating nagdagsaan mga 400s umakyat sa ating palasyo sa Sulu. That is the little palace that I have installed and proclaimed. Nandiyan tayo sa Indanan, sa ating
holy court, the court of the sovereign, the seven makdum. I cannot be this way if I have no proof, physical proof to do so. Kaya nga ako'y nagpapasalamat dahil kumbaga each and everyone now in the world, nakikita nila na ang Pilipino ay talagang napaka taas na sa buong mundo. Filipino Muslim, Filipino Christian, Filipino tribal, na yan ang ginawa natin, binalik natin sa dugo ng Maharlika. It is a great blessing to each and every one of us. You know, tears is not enough, pero nalagpasan ko lahat iyan. Kaya nga, binigyan pa rin tayo ng malaking blessing sa ngayon dahil talagang napagtugma-tugma ko ang divine puzzle kung saan the chosen few is now really standing by and doing their assignments. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo. You have to learn to forgive, forget, and start a new life. Dahil ito ang ginawa kong pagdeklara ay isang hudyat. Iisang lahi tayo at iisa ang Diyos Ama. Kung kayo'y naniniwala, hindi ninyo bibiguin ang inyong mga sari-sarili para magbagong buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa mga armadong grupo na kahapon ay marami silang bumaba sa bawat sultan na nagbigay sa kanila ng suporta sa tamang landas. Ang pera hindi natin mabilang. Ang lahat na iyan na kayamanan na inihanda para sa sangkatauhan ay siyang muli ibibigay sa inyo. Ibibigay ng tama sa bawat pamilya, sa bawat grupo na iyan ay talagang ina-account na ng ating Royal Imperial Lupasug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Kaya nga nagulat kayo ngayon, ano, naka-live si Queen. Kasi mula pa kagabi, talagang hindi pa na, kumbaga, it's just really overwhelming wherein the world is already in unity with us. Nakita ninyo, hindi pa nakabihis si Queen because he knows that kailangan kong dagdagan pa. No, I have to support what I have declared. At least you know that the Queen is brave enough to defend our kingship, our queenship. Si Queen talagang inarangkada, binangga ang pader ng buong mundo ng kasinungalingan at ng black propaganda. Kaya nga hinimok ko lahat, hiningi ko lahat. Iyan ang unang hiningi ko sa ating matatanda. To stop the COVID, lift the lockdown. Lahat itong restrictions must be abolished. Kasi alam natin na itong COVID is a black propaganda. That's why with the new administration, rehabilitation program ang hiningi ko para ma-implementa. Just imagine, it is my right and it is my duty to give what belongs to the people, especially the safety and protection. Now, makita ninyo, Queen is not just doing things on her own. It is guided by the principle of the divine inspiration, the wisdom that God has given me. Kaya nga nagiging successful ang lahat ng aking ginawang plataforma, especially the implementation of peace, defense, economic development, healthcare and learning program, and renewable energy. Yan, kasama na ang sovereign niya, ang Solari Islands, the source of the land that belongs to the Sultanate of Sulu and North Borneo, and the royal family, the Royal Hashemite Sultanate of Sulu, Sabah, at ang Borneo. Nakuha natin. Wala silang magawa. They have no choice
but to follow the rule of law. Yan ang sinasabi ko sa inyo palagi. Merong paraan, meron tayong dapat titingnan, at ako'y nagpapasalamat sa mga talagang key players sa lahat ng binigyan ng apo, ng otoridad, ng kapangyarihan para i-implementa ang ating programa para sa sambayan ng Maharlika. Kayong mga taga-Sulu, ako'y talagang nagpapasalamat na binigyan ninyo muli ng kulay ang sultanato ng Sulu at North Borneo. Alam ko marami kayo, pero iisa lang ang mamumuno. Kailangan ninyong bigyan ang inyong mga sari-sarili ng pagkakataon to support the new rule of Sultan Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrazzaq. Ang tenor ngayon ng pananalita ni Queen is different from the past. Noon, puro pasakit, puro pangkastigo sa sambayanan, lalo na sa pamilya na nagkasala. Pero sa ngayon, kailangan ko pa ba? Nandito ako. Nandiyan kayo. Kaya nga lahat kayo. Kaya nga yung luha na bawat dumadaan sa aking mga mata. Isipin na lang ninyo na iyan ay paraan para kayo ay magbagong buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat itong mga pasakit, biro mo wala pang tulog si Queen, just to give you the message of today. I know that napakaganda kasi lahat ng pusod ng mundo kung saan may Pilipino, sila ay nag-celebrate para sa sangkatauhan. Itinaon lamang iyan sa aking kapanganakan. Dahil I have to declare the new generation, and that is the Maharlika, Kingdom of God, Lupusog Empire, the divine rule, the divine law, the divine justice is being implemented. Kung hindi ko gawin yan, papano? Hanggang buhay na lang ba natin, tayo ay under the dominion of the black forces? But today I know God has given me the power and authority to speak more to you in His name. And that is Queen Helen. Kaya nga, hindi ako nagsusuko. Kahit anong gawin nila, if you are chosen to do this role, then do also. But since I am the one chosen, I have to do it. And this is not an ordinary one, as I always say. This is under the mandate of God, of Allah. The oneness of one Father. Christian, Muslim, tribal, iisa tayo. Nagpapasalamat din ako sa mga taong inalay ang buhay nila, namatay, nabaril dahil sa misyon na ito. Dato Corminal, dato si Commander Cobra, lahat kayong nagpakasakit. Maraming salamat. At lahat talaga na naglabor, lalo na kay Sultan, siyang bantay ko sa Kalawakan. Dahil talagang isinuka niya ang kanyang dugo para bantayan kami ni Ratcha Mamay at ang kanyang anak na nakaupo ngayon bilang Sultan of Maguindanao. Kaya nga kung sino pang gustong kumuha ng ligwasan, maghunos dili kayo. That is the divine property. Yan ang muhon ng buong mundo. Yan ang dapat ninyong titingnan. Hindi basta-basta ipinagkakatiwala ang pusod ng mundo. Ang galingan kung saan iyan ay ang gravitational power, kung saan paikot-ikot ang makina para protektahan ang mundong ibabaw. Ibig sabihin, kung wala yan, ang ligwasan, talagang tayo ay papunta na sa kalawakan o kaya bubulusok sa kailaliman. Kaya huwag ninyong pakialaman basta-basta iyan.
Dahil yan ang muhon ng buong mundo. Ang gas, ang oil, ang deuterium dapat ay binabantayan ng ating mga kababayan na binigyan ng ating sandatahang Pilipinas na ngayon ay Maharlika, Kingdom of God, Lupasog Empire. Diba maganda? Masarap pakinggan dahil nagkakaisa na kayo lahat, Muslim, Christian, tribal. Lahat ng mga relihiyon ay nagkakaisa sa ngalan ng iisang Ama. Kaya nga dito, isa-isahin ninyo bawat isa. Ang puso't isipan, isa-isa sinasabi ko, guard each other, protect each other. Kaya nga dito nakikita natin, hindi na pwede yung chismis lamang, hindi na pwede yung siraan lamang, kundi magtrabaho na tayo. All of you na may mga anak na mga enhinyero, engineers, nurses, lahat kayong nakaplatada, royal family, mag-iisa kayo. Iisa-isahin natin na ang landas na ito ay ang bagong henerasyon na alam natin na iisa lang ang hangarin, maaayos ang sambayan ng Maharlika. Maaayos ang bansang talagang inilagay na sa kataas-taasan na mata ng buong mundo. Akala ko hindi na ako iiyak, naiiyak pa rin pala. Kasi, kumbaga ang tagumpay ko, tagumpay ninyong lahat. Biro ninyo, hindi nyo akalain na meron na tayong sovereign bank, meron na tayong banko, meron na tayong plataforma, meron na tayong implementation process. Kaya natutuwa ako doon sa Great Wall ng Sulu, pattern doon sa gagawin natin sa filtra. Yan, lahat iyan natakel natin kahapon. Ang farmers and fishermen under the ating programa, no, sa pang sa farmers, lalo na yung agri aqua program na dinisenyo ng matanda. Lahat itong railways na nadesenyo na noon pa, i-implementa lamang natin. Maraming programa. At iyan ay pinagtutugma-tugma natin. Kaya nga hinihimo ko lahat ng kumakalaban sa sistema, nasaan kayo ngayon? Di ba kayo rin ang nagsasuffer? Dahil sa inyo, natutumbok kayo na kayo yung humarang. Kayo yung hindi sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos Ama. Kaya nga, I am not saying that you have to follow me, but I am saying, live a good life. Live the lives that talagang gusto ng Diyos para sa inyo. Yung buhay na talagang punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapayapaan, katiwasayan ng katarungan na yan ay ibibigay, igagawad sa lahat ng inapi, sa lahat ng naghingi ng hustisya. Paano iyan? Huwag naman kayong bastang magsabi lang, i-proclaim nyo ako. Kailangan ko ng ganito. Little respect naman po sa Queen. Kailangan ma-mention ang pangalan ko. Minsan gusto kong magsigaw, who are you? Pero sa bagay, magkaiba ng level ng edukasyon. So naging malawak ang aking pananaw. Instead na magalit, ang ginagawa ko ay ipagdasal kayo para hindi lalong masaktan si Queen, para hindi lalong naiinis si Queen. I just have to bend my knees and pray. Remember, kayong mga nagsasabi, kayong mga Islam, before you open your mouth, please check kung ano yung sinasabi ninyo. Dito ngayon sa ginagampanan natin, wala ditong tinatawag na pag-atake sa relihiyon. Ang sa atin, kung saan tayo
magkakaisa doon tayo. Kaya nga, I will always invoke yung batas pantao. The law of humanity, but of course guided by the divine law. Kaya nga, iisa lang ang palagi kong sinasabi. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin bigyan ng halaga ang ating bagong henerasyon, ang ating bagong programa para sa sangkatauhan. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga key leaders, no, lahat ng sultanate, lahat ng tribal groups, lahat ng Federation of Monarchy, Federation of Nations that are joining hands now. Nagpapasalamat ako dahil ito na yung umpisa ng pagbabago ng buong mundo. I'd like to say thank you sa aking mga kasama na talagang work hard to make our birthday celebration a success. Dahil through this, nakita ng buong mundo ang kahalagahan ng ating programa, the Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy. Yan ang pamumuno na punong-puno ng grasya dito sa lupang pangako. The promised land is with the queen, with the king. I am invoking each and everyone. I am calling each and everyone, brother, to join me, to join the kingdom of the Royal Imperial Lupesu, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. Kumuha na po kayo ng RCI. Royal Citizen ID is a valid ID of the Empire of Lupesu. Join us! Hindi naman mawawalan yan. Little money begets money. Kasi yan ang protection ninyo. At yan ay patunay na kayo ay miyembro ng royal family. Because you are stepping in the sovereign power and authority of the king and queen. Paano kayo masabihan na kayo ay sa amin kung wala kayong royal citizen ID? Besides, that is a prerequisite. Kailangan iyan pag nagrehestro kayo sa bagong sistema sa Maharlika Kingdom of God Digital Financial System, the QE329, or we call it the MCOG, Maharlika Kingdom of God. Nandiyan lahat iyan. Pati guidelines, pati kung papaano mag-rehestro. Iyan, natakil iyan ni Sultan Amiril Momini. And I congratulate him for really saying so and guiding us on how to do it. Hindi ito basta-basta, sabi ko nga sa inyo. This is a way, this is a new way the new generation has to stand tall into the world. We have to be emulated. We have to be respected because that is a right. Tayo ay inihanda ng ating mga lolo sa bagong henerasyon. Bago tayong hugis ng mundo, nabago natin ang hugis ng mundo. Iyan ang pinakahalagahan ng July 3, 2022. Ibig sabihin, hindi tayo nagkulang, hindi tayo nag-atras, kundi tayo ay forward step towards the true development of our promised land. Kaya nga yung Kintal Infrastructure Investment Bank will be of help to each and everyone. Join us! Hindi ito katulad ng dati na hausyaw-hausyaw. Hindi po. We have proof, we have physical evidence that we are thriving in the most legitimate passage. At iyan ay ang implementasyon ng bawat sektor sa ngalan ng Federal Republic of Lupesug at sa ating Maharlika Kingdom of God, Lupesug Empire. As I would always say, just leave our new president to do his job while we are fixing the new generation. Wala naman pong conflict of interest yan because we are here to serve humanity, to serve
our sovereign people. Kaya nga talagang isang bagay lang ang aking hinihiling, magkaisa. Be united because the funds is being allocated and it will be released sooner. I thank our key financial team. I'm sure that you are seeing me right now. I have really to do this to say thank you personally. Personal ako ngayon nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong pagtulong, kahit hindi ko kayo nakikita, sa buong mundo ito, hindi lamang dito sa atin, kundi yung mga iba't ibang bansa, iba't ibang bankero, iba't ibang ahensya, international level, are behind this new generation. Kumbaga lahat, talagang binigyan tayo ng grasya ng Diyos Ama, manindigan para sa sangkatauhan, manindigan para sa ating sambayan ng Maharlika. Maharlika ay pinili ng Diyos Ama para mamumuno sa sangkatauhan. Kaya nga naideklara ang bagong henerasyon, naideklara ang world peace dahil may pruweba na nasa atin ang pundo ng buong mundo. Di ba masaya kayo dapat? Kaya nga kayong mga nag-aatake sa Facebook, nag-aatake sa YouTube, panalo si Queen. Panalo kami. Pero ang pinanalo namin ay ang talagang lahat ng mga kasama natin. Kaya nga, maraming maraming salamat na ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, na kayo ay nakakakita, nasisilawan ninyo ang mukha ng bagong henerasyon. Ito po si Queen Helen, live from our Lupasog Empire. God bless everyone. Kita ninyo muli na nandito lang tayo. Masalam. Bye-bye po. God bless.